Mr. Secretary, yes, with respect to this particular witness, Magleo, may we know how long your direct examination will be? Just for the guidance of the committee, and then we will allow interpellations thereafter. Mahaba-haba po ito, marami siyang sasabihin. So baka it will baka umabot ng mga 30 minutes. 30 minutes. So, it could be less. It could be less. Hanggang 12:30. Is it safe to assume that per witness 30 minutes tayo? Yung pong iba mas mabilis kasi maigsi lang yung iba eh. Pero yung iba talagang mga ganun, mga 30 minutes. 30 minutes. So 6 3 and a half hours. Di ba? More or less kasi ani po. Opo. Maximum yun, maximum. Kasi baka pwedeng pumaba rin. Maximum na siguro because what I'm going to do, hindi ko nasusundin yung talagang strict rules of court ng procedure. Please. Para mapabilis lang, gagamitin ko na rin yung hindi na tayo magiging strictly to follow the rules of court. Opo. So, for an orderly conduct of the proceeding, ang gagawin po natin, isa-isa ay ipapasok natin. After that, magdidirect si Secretary Aguirre, and then we will open the floor for interpellation. And then comes the next witness para makafocus tayo dun sa particular witnesses. Okay, so are we ready? Andiyan na ba? Mr. Secretary, are you confident that we can cover 6 witnesses today? Kasi kung hindi naman, pwede nating i-manage ito na kung ilan lang ang pwede talaga. Kasi yung 30 minutes mo plus yung interpellation, yun ang hindi natin masabi. Siguro. Sa tingin mo, ilan ang mga witness na pwede natin i-cover ngayon? Baka po minimum 3 hanggang 4. 3 and 4. 3 to 4. So siguro ano na muna natin. Bilisan po natin para makover lahat. Although meron kasing portions na talagang hindi maaaring bilisan at ikaw. So Comsec, please. Comsec. Nasaan kamay? Please take his oath before we proceed. I state your name. Do solemnly swear. Dolfo Magleo. Do solemnly swear. Do solemnly swear. That I will tell the truth. That I will tell the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Okay, Mr. Magleo, do you wish to be assisted by a counsel? Meron ka bang abogado? Yes, Your Honor. And sino itong abogado mo? Attorney Salvador. Attorney Salvador. Nasaan si Attorney Salvador? From the Public Attorney's Office, Your Honor. Saan siya? Here, Your Honor. Sige. So, please be reminded that your role is just to assist him in the protection of his rights, no? Pero yung sasabihin niya dito ay dapat manggaling sa kanya. Okay? So, yung buong katotohanan lamang. Yes, Your Honor. Okay, so can you please anong pangalan niyo po? For the record, counsel. Attorney Rigel Salvador po from the Public Attorney's Office. Rigel, Your Honor. Rigel po, R-I-G-E-L. Rigel Salvador from the Power. Assisting Witness Magleo. So,
Mr. Secretary of Justice, please. Thank you very much, Mr. Chair. With the kind permission of the Honorable Chair, may I proceed? Please proceed. Ginoong Rodolfo Magleo Itamayo. Mr. Secretary, Mr. Chairman, just clarification. Have they been informed of the immunity granted to them? And are they expressly admitting it? Because that's a requirement under the law, just to be clear. And the condition attached there that they should state the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so that the immunity will apply to them. Mr. Magleo, kanina, habang kayo nasa labas, ay nagkaroon sa application ninyo, ay pinirmahan na ni Speaker na kayo ay magbigyan ng immunity sa pagtistigo. Ang hulugan na yung lahat ng sasabihin ninyo dito sa investigasyong ito ay hindi magagamit laban sa'yo kahit sa ang forum. Ngayon, pero mayroon niyang kondisyon na ang sasabihin ninyo ay yung buong katotohanan at pawang katotohanan lamang. Tinatanggap mo ba itong immunity mong ito na mayroong kondisyong ganon? Opo, Your Honor. So, it is accepted, proceed, Mr. Chair. Please proceed. Ginoong Rodolfo Magleo Itamayo. Sabihin mo nga sa kagalang-galang na kumiting ito ang lahat ng mapapagkilanlan sa iyong pagkatao, taga-saan ka, saan ka nakatira? Ilan ako, ay, ako po ay dating Chief Inspector ng Philippine National Police. I was convicted of kidnapping last 2004. And I was at maximum security compound since April of 2004, Your Honor. Until now, Your Honor. Sinabi mong ikaw ay dating Chief Inspector ng Philippine National Police at ikaw ay nakakulong ngayon sa maximum security compound. Alam mo ba itong isang organisasyon na Kalasag Organization? Kung ano ito? Isa akong founder dyan sa Kalasag Organization, Your Honor. It's an organization of former Philippine National Police, Integrated National Police, and the Philippine Constabulary, Your Honor, kung saan ako ang chairman ng dalawang beses, Your Honor, until now. Ngayon, ito bang si DOJ Secretary Laila De Lima ay kilala mo? Kilala ko noon pa, Your Honor. And the first time we personally met was sometimes on mid-year of 2011, Your Honor. Ito bang New Bilibid Prison, ito ba'y papaano, may, pa, ano ang pinag, ano, kilala ito ng anong mga pangalan? Katulad ng Las Vegas, Your Honor, during the tenure of then Secretary De Lima, the maximum security compound ay tinaguri ang Little Las Vegas. And at the same time, Wild West, Your Honor. And may I explain that, Your Honor? Sige, tuloy mo. Little Las Vegas. Dahil maraming concerts na nangyayari, Your Honor, and it was not ordinary concerts. But ano mga concerts itong sinasabi mo? Anong concerts to? Concert ng mga celebrities, Your Honor. Ng mga famous celebrities. Katulad ng mga nino? Nila Freddy Aguilar. Siya, plain singer siya. Sharon Conita. Mocha Girls. Performances of Mocha Girls. Ethel Boba. I cannot recall the name of the dancers anymore, Your Honor, and several comedians, celebrities, Your Honor. Nung panahong ito na head ng DOJ si Secretary De Lima, meron bang mga cellphone ng mga inmates noon? Yes, Your Honor. I stated in my affidavit during the time of Secretary De Lima sa directorship nila
Director Pangilinan, and Director Bukayo, almost 80% of the inmates have cell phones, Your Honor, and gadgets, Your Honor. Nag-mention mo yung meron kang ginawang salaysay. Totoo ba yan? Yes, Your Honor. Meron ka bang copy nung salaysay na yan? Yes, Your Honor. Ilang pahina yung salaysay na yan? Four copies, Your Honor. Four pages? Four pages? Four pages, Your Honor. Yes. Yan bang salaysay mo yan ay puro katotohanan ang nilalaman? Yes, Your Honor. At yan ay sinusumpan mong muli sa ngayon? Yes, Your Honor. Ngayon, sinabi mo dito sa inyong salaysay, nahawak mo ngayon na sana ilagyan natin ang marka bilang Exhibit A, na ang maximum security compound ay nabansagan bilang drug trade center of the Philippines. Bakit mo sinabi ito? Naging drug trade center of the Philippines during the time of then Secretary De Lima, Your Honor. Dahil rampant po sa bilibid sa maximum security compound doon ang trading ng drug business sa buong Pilipinas, Your Honor. Maraming Chinese nationals, Taiwanese nationals, Malaysian nationals, and the Hong Kong nationals na nakulong na drug lords, Your Honor. And they have their respective Pinoy drug lords, Your Honor, to do the local marketing, Your Honor. But some big-time drug lords outside ay nag-order directly from the Chinese drug lords, Your Honor. Hindi lang yung order, pati sa loob ng maximum security compound mismo, Your Honor, ay maraming druga. Sinabi mong maraming mga iba't ibang lahi na nandun sa maximum at sila ay nagdi-deal ng droga. Totoo ba yan? Opo, Your Honor. Ipaliwanag mo nga sa kagalang-galang na kumiti natin kung papaano ang takbo ng negosyo o ng drug trade sa loob ng Bilibid. By means of cell phone, Your Honor. Texting, calling, Your Honor. Let's say, itong drug lord, itong Chinese drug lord, supplier siya. Mga big time na Pinoy players sa loob ng maximum ay lumalapit doon sa big time Chinese drug lord. Itong mga Pinoy players ngayon, they have their players outside. May mga agents sila sa labas, covering Luzon, Visayas, and Mindanao, Your Honor. Through cell phone, Your Honor, magkukontakan sila. Yung tao ng foreign national drug lord ko, siyang magbibigay ng droga doon sa tao ng Pilipino at mag-meet sila sa labas. Yan sa labas ng Pilipinas. Trading lang ang sa loob, Your Honor. So ang order ay ginagawa sa loob ng Bilibid, pero ang transaksyon ng pagpapalitan ng pera at droga ay sa labas. Ganun ba? Yes, Your Honor. Yes. Ngayon, sino-sino? Mag-name ka nga. O pangalanan mo nga ilang mga sinasabi mong Chinese drug lords. Peter Ko, Your Honor. Ben Marcelo. Sino pa? Jackson Lee. Yoneng. Ang Si. Jimmy Ang. Oh. Alex Chen. Okay. Mga iba palayo lang naalala ko, Your Honor. Hindi nila tunay ng pangalan kasi ang mga Chinese, puro nicknames ang pangalan nila. Okay, so yan ang mga... Nasaan sila ngayon? Yung mga pinangalanan mong yan, saan sila nakakulong? Yung iba ay nasa building 14, Your Honor. At may nabanggit ako na nasa maximum pa rin, Your Honor. Ngayon, sinasabi mong malaking pera na pag ang inorderan mo ay itong mga Chinese drug lords katulad ni Peter Ko, di ba? Sabi mo, malaking pera na ang nagpapalitan? Opo, Your Honor. Bakit mo na sabing malaking pera ang nagpapalitan pag ang inorder na yung mga big drug lords katulad ni Peter Ko? One time, Your Honor, some month of September 2012, I had a drinking spree with JB Sebastian, Peter Ko, Agoho, at iba pa. Big time. I was only invited, Your Honor,
and then biro-biroan na kung ano-anong topic na pag-usapan. At doon tumanim sa isip ko yung nabanggit ni Peter ko, ang collectibles niya, Your Honor, ay almost 1 billion, Your Honor. Collectibles for that month, Your Honor. Collectible lang yun sa isang buwan lamang? Usually, Your Honor, mga big-time drug lords, pag magkaroon 3 months duration, Your Honor, yung mga ganong collectible. Ngayon, sinabi mo rito sa paragraph, o para po, paragraph 5 ng iyong affidavit, na nakilala mo ng personal si Laila De Lima at si Ronnie Palisok. Dayan. Kailan ito nangyari? It was on the mid-year of 2011, Your Honor. For the first time, na na-meet ko personally si then Secretary Lila De Lima at si Ronnie Palisok Dayan, Your Honor. Ano ang circumstance o pagkakataon at kayo ay na-meet mo si Secretary De Lima at saka si Ronnie Dayan? Apat kaming inmate leaders noon, Your Honor. Tinawagan kami, pinatawag kami ni Secretary De Lima sa BCJ Park inside the maximum security compound. So pumunta kami doon, and then sinalubong ako, nandun na kami sa kubo. Sinalubong ako nitong si Ronnie Dayan, dahil kababayan ko raw siya. He introduced himself as captain from the Philippine Army. Nalaman niya na chief inspector ako ng Philippine National Police. So nakakwentuhan kami. He told me, ikaw kabayan, leader ka rito. We were talking in our dialect, Your Honor, Pangalatok. Sabi niya sa akin, ikaw kabayan, aasa ako sa iyo, tumulong ka sa kay secretary, tumulong ka sa Biocor, may kalasag kayo para ma-maintain ang peace and order dito sa maximum security compound, Your Honor. At may mga pinag-usapan pa kami, Your Honor. So anong nangyari dun sa nung kayo ipatawag, ilan ba kayo, apat na pinatawag na mga inmates ni Secretary De Lima? Yes, Your Honor. Ano ang bukod dun sa pagpapatawag na yun, ano pang sinabi sa inyo? Tungkol sa sinabi ni Secretary De Lima sa amin, okay kayo, aasa ako na kayo ay tutulong sa pag-maintain ng peace and order dito sa maximum security compound. May mga bagay-bagay pang mga sinabi, hindi ko na maalala yung mga iba. At the end part, sabi niya sa kay Ronnie Palisok Dayan, Ronnie, kunin mga cellphone numbers ng apat na yan at ibigay mo rin ang numbers ko sa kanila. Binigay mo na yung apat ang cellphone ninyo kay, yes, Ronnie? Yes, Your Honor. Binigay naman ba ni Ronnie yung cellphone ni Secretary De Lima? Yes, Your Honor. Anong instruction ni Secretary De Lima sa pagbibigay ng cellphone niya sa inyo, kung meron? After that, Your Honor, pag-meet namin, kami dalawa lang ni Ronnie Dayan ang nagko-communicate through cellphone, Your Honor. And before I'll... bago ko i-detail yun, Your Honor, pwede bang sabihin ko muna yung napag-usapan namin ni Ronnie Dayan bago kami umakyat ng kubo para makausap si Secretary De Lima? Oh, sige, pag-usapan ninyo. Pakisalaysay mo. Bago kami umakyat ng kubo para mag-usap, para kausapin na para as an audience kay Secretary De Lima, bilang Pangalatok at first time namin nag-usap bilang magkakabayan, ay cordial yung conversation namin. Sabi ka ni Ronnie Palisco sa akin, kabayan, si Secretary De Lima sa May 2013 ay kakandidatong senador, si Secretary De Lima. Sabi ko sa kanya, napakaswerte mo kabayan, magiging bodyguard ka ng isang senador. Hindi ako magiging bodyguard kabayan. Bakit naman? Sabi ni ma'am sa akin, kakandidato akong mayor sa Orbistondo, Pangasinan. Sabi ko naman sa kanya, wow, big time ka na pala ngayon, dami mong pera, magastos siya na. Hindi, si ma'am ang gagastos para sa akin. Sabi, pag pinagmaibang pa niya, sabi niya, alam mo, tayong mapanggalatok. Sabi niya, macho tayo. Yan ang puna natin sa buhay. Sabi ko naman, Your Honor,
Sabi ko, dapat magpamatyo ako para paglabas ko ng kulungan, may magpupundo rin ng pagkakandidato ko sa pagka-barangay captain. Yun ang sinabi ko, Your Honor. O yan ang sabi ni Ronnie Dayan dun sa sabi mong yun? Tawanan na lang kami, Your Honor. Apiran na lang kami, Your Honor. Ba't nagtawanan kayo? Iniyabangan niya ako. Kunting yabang din. Okay. Ano ba ang relasyon ni Ronnie Dayan kay Secretary De Lima kung mayroon? He told me that he's chief escort and bodyguard of then Secretary De Lima, Your Honor. Ito'y 2011 pa 2011, lang? Mid-year of 2011, Your Honor. Okay. Ano pang nakita mo sa sa pagiging bodyguard or security ni Ronnie Dayan kay Secretary De Lima? Your Honor, wala akong nakita. Pero I could read between the lines. I could sense it. Anong nabasa na mo? May something intimate, Your Honor. Ano ba yung intimate na parang nabasa mo, although you could read between the lines? Anong ibig mong sabihin nun? Your Honor, ang isang naging major ako, so mas mataas yung salary ko sa isang captain. And here comes isang ordinaryong captain na tag-baryo or Bistunong Pangasinan, no? Mali lang sahod niya. And here comes, niyabangan niya ako na pupuntuhan daw siya ni Madam, ni Secretary De Lima. So something is intimate, Your Honor. Ngayon, alam ba ni Secretary De Lima na may cellphone kayo? Nakita ba niya? Hindi po, Your Honor. Pero binigay namin ang mga cellphone numbers namin, Your Honor. Pagkakuha ni Ronnie, ibinigay kay Secretary De Lima, pinakita. At pinabigyan din niya yung cellphone number ni Secretary sa amin. By that alone, Your Honor, alam niya may mga cellphone kami. Sinabi mong nag-mention ka ng isang J.B. Sebastian. Sino ba itong J.B. Sebastian? J.B. Sebastian. Jose Nino Sebastian. Kilalang kilala ko po siya, Your Honor. Bakit naman siya nakilala? Sa komando ako, Your Honor. At isa akong confidant ni J.B. Sebastian sa lahat ng bagay-bagay, Your Honor. Even personal matters. Ang ibig mo ba sabihin ay si Ronnie Sebastian ay isa ring high value... Si J.B. Sebastian ay isa ring high value inmate? Talagang nakukulong din siya? Yes, Your Honor. Ngayon, sinabi mong naging confidante ka niya. Paano mo nasabi yung ikaw ay naging confidante ni J.B. Sebastian? Ang very striking na nangyari sa Bilibid na nakakagulantang ay yung pag-transfer ng tinaguriang Bilibid 19, Your Honor, na nakita ko kung gaano siya kagaling, kagaano siya ka-influence, na naging King of Drug Lords sa Bilibid, Your Honor. Ipaliwanag mo nga yung sinasabi mong yan para maintindihan ng ating mga tagapakinig. 3 days before na-transfer ang mga tinaguriang Bilibid 19, and a night before they were transferred, Your Honor, sinabi niya sa akin, on the night before the transfer, sabi niya sa akin, ilang minutes na? Sir, sabi niya, tingnan mo ang mangyayari mamayang madaling araw. Okay. Mawawala na rito ang mga mayayabang, yung mga lumalaking ulo, mga sagabal sa buhay ko. Naintindihan mo ba yung sinasabi ni J.B. Sebastian sa'yo? Nauna ba na mamawala na yung mga mayayabang at malalaki ang ulo? Your Honor, yes, Your Honor, kasi 3 days ago sinabi na rin niya sa akin, and here comes the final night, any night before the transfer, we had a drinking spree, Your Honor. Doon sa drinking spree mo yun, anong nangyari doon? Kung meron?
Sinabi niya sa akin na maraming mawawala dito sa maximum ng mga foreign nationals and Pinoy drug lords, Your Honor. So, nangyari ba naman yung sinasabi niya ngayon? Yes, Your Honor. Paano? Starting ng madaling araw, siguro mga between 4 to 5, ni-sinerge ang mga kubol ng mga 19, no? At prior to that, Your Honor, it was well planned. The move was well planned, Your Honor. Hindi lang si JB Sebastian ang kumilos doon, Your Honor. May mga kasama siya na tatlo, Your Honor. Si ex-superintendent Rafael Cardenio, class 82 of PMA. Ex-police senior inspector Loriman Manrique. And ex-SPO1 Edgardo Herrera, Your Honor. Sila ang sila nagplano, Your Honor. Kasi po, nakikinabang din sila kay JB Sebastian, Your Honor. Sila ang nakakalam ng mga ginagawa ni JB Sebastian, Your Honor. Gaya ng yung mga gastos niya during time of Director Pangilinan, gumagasto daw siya ng, in a day, in a single day, abot ng 1 million ang gastos niya para sa Bureau, Your Honor, pag may Bureau of Affairs. Gastos ni no? Ni JB Sebastian. 1 million isang araw? Yes, Your Honor. Okay. Bago natin ipagpatuloy yan, pakitingnan mo yung paragraph number 10 ng iyong affidavit. Meron kang sinabi dito na nakakalungkot man, ako ang aking partner leader, isa sa mga gang organization sa hindi nagtagal, at pagkatapos silang buwan ay tinanggal kami sa aming posisyon bilang leader na hindi namin inaabot ang 50,000 linggo ang kota ni Dayan. Paliwanag mo nga kung ano yung quota na ito. After we had a personal meeting with Secretary De Lima, then Secretary De Lima, my communication with Mr. Dayan was through cell phone. Two weeks after we met, palaging nagte-text sa amin, no? Sabi niya, we need your support. Kayo babanggitin yung pangalan namin, no? Forwarded sa amin lahat. Sabi niya na kailangan namin ng tulong nyo na panggastos sa opisina, sa DOJ, as required by then Secretary De Lima, Your Honor. Ngayon, dahil sa kami ng aking partner, hindi namin na-meet ang 50,000 per week. Ang naibibigay naman namin pagpupunta siya doon, si Dayan, ay 3,000, 5,000, hindi pa abot ng 10,000, Your Honor. Hindi nagtagal ay ilang buwan ay natanggal kami, Your Honor, sa aming bilang inmate leaders. Itong may isang drug lord na kayang magbigay ng 100,000 lang sa lingguang quota, ito ba'y sino yun? At yan ba yung quota niya? Tingin mo sa paragraph number 10 mo. Yung last sentence. Hindi ko alam kung nakapagbigay ng 100,000, Your Honor. Pero mamimit niya ang requirement ni Ronnie Dayan, Your Honor, na magbigay linggo-linggo ng 100,000. Kayang magbigay, Your Honor, pero hindi yata umabot ng 100,000. Parang just like yung kuta lang, Your Honor, na 50,000 a week, Your Honor. Okay, balik tayo dun sa naiwan natin kanina na kayo ay yung pagbalipat sa New Bilibid. Ikaw ba'y kasama na nalipat sa Bilibid 19 sa NBI detention cell?
No, Your Honor, hindi ako big time, Your Honor. Isa lang akong nagtatrabaho, tumutulong sa mga kapwa inmates ko sa maximum, Your Honor, sa pamamagitan ng functions ng Kalasag Organization, Your Honor. So, itong mga inilipat sa NBI, yan yung malalaking drug lords, tama ba? Yes, Your Honor. And may I explain, Your Honor, why bakit sila ang napili? At yan ang mga drug lords na kakompetensya ni JB Sebastian. Exactly, Your Honor. Ipaliwanag mo nga. Yung mga bilibid, tinaguran ang bilibid 19 ay inilipat dahil yung mga iba ay hindi na nakipag-cooperate kay JB. Dahil hindi naman talaga drug lord sa lahat ng bilibid 19. Tinutukuhan sila, bibigyan kita ng 20 kilos, 30 kilos, and make sure they dispose mo yan sa loob ng isang buwan. Hindi kaya naman yon. So, hindi sila at ngayon po ay nagpapatuloy pa rin ang pagdinig ng kamera sa proliferation ng illegal... Ay hindi na nagkipag-cooperate kay JB. Dahil hindi naman talaga drug lord sa lahat ng bilibid 19. Tinutukuhan sila, bibigyan kita ng 20 kilos, 30 kilos, and make sure they dispose mo yan sa loob ng isang buwan. Hindi kaya na mga yon. So, hindi sila kumukuha sa kanya. That's the reality. Isa pa, yung may iba ay kakompetensya niya sa negosyo, lalo mga Chinese. Yung mga Chinese na yun ay madamot sa kanya. Yung iba ay naistapa na niya. No, yung may iba ay hinihingan pero ayaw magbigay sa kanya. So, pinatransfer niya, Your Honor. Itong may sinasabi kang yung iba na drug lords ay naistapa na niya. Sa panong paraan at napang-istapa si JB Sebastian doon sa mga kapwa niya, drug lords? Just like si Peter ko, Your Honor. Malaki ang utang ni JB Sebastian kay Peter ko. It's more than 50 million, Your Honor. So same with the... Same with Sam Chua, Your Honor. May utang din si JB Sebastian kay Sam Chua? Opo, Your Honor. Paano nag-uutang? Paliwanag mo nga. Nabigyan na siya ng shabu at hindi na nabayaran yung iba, Your Honor. Pag ikaw ay kumuha sa mga Chinese drug lords ng shabu, halimbawa 30 kilos, halimbawa kumuha si JB Sebastian ng 30 kilos mula kay Peter Ko, ano ba ang dapat gawin ni JB Sebastian dito sa 30 kilos na ito na kinuha niya kay Peter Ko? Pag 30 kilos ang honor, kayang-kaya ni JB Sebastian na ubusin yan, Your Honor, na ilang araw lang. Usually ang ginagawa niya, kunti lang munang kukunin niya, lalo nung nawalan yung bilibid 19, no? Nandun pa sila, no? Kukuha ng 10 to 20 kilos sa isang Chinese supplier, babayaran niya yon. And here comes, pagkuha niya ng marami na, this is 60 to 100, kunti lang babayaran niya at palilipat na niya, Your Honor. Anong 60 to 100? 60 to 100 kilograms of kilograms ng shabu, Your Honor. So, kunti lang ibabayad niya. At anong gagawin niya dito? Pagkakuha niya, ay minsan babayaran ng konti, palilipat na niya. Or, gaya, same with Jackson Lee. Si Jackson Lee, una kinuha niya 20 kilos, binayaran niya. Pagkakuha ng 60 kilos, kinabukasan, lipad sa Davao City si Jackson Lee. Ito ganyan kagaling si... Ito ba yung Jackson Lee na sa Davao Penal Colony pinatapon? Yun, Your Honor. Ito ba yung Jackson Lee na mga less than 2 months ay napatay doon? Yes, Your Honor, siya yun. So, pinatapon siya para hindi na siya masingil. Opo. Hindi niya masingil si JB Sebastian. Ganun po ang ginagawa, Your Honor. Lalo na nung nawala na ang bilibid 19, hari na siya ng mga drug lord sa maximum, Your Honor. Lahat mga foreign nationals na drug lords, Chinese ka man, Malaysian, Taiwanese, Hong Kong nationals, pinatawag niya una ang mga yon. Dapat, mula ngayon, makinig kayo sa akin. Lahat ng transactions niyo, lahat ng mga deals niyo, dapat alam ko. Ngayon, bakit ganyang kalakas si JB Sebastian? Ba't ganyan siya katapang? Sino ba siya? Your Honor, very vocal siya lagi na sinasabi niya,
malakas siya kay Secretary De Lima, Your Honor. At sa kayong Director, Your Honor. At napatunayan naman ninyo yan? Kitang-kita lang ng lahat, Your Honor. Hindi lang kami mga inmates, pati mga Bucor employees, Your Honor. Alam nila lahat yan. Bakit? Anong nakikita nila na talagang nagpapatunay na malakas itong si JB Sebastian kay Secretary De Lima? The mere fact na kaya niya magpa-transfer ng mga drug lords na inistapa niya, the mere fact na may mga celebrities na bisita, minsan after the concert, the following day, nandyan na naman yung babae. The mere fact na yung mga bosyo na noon, pag nung wala na yung mabilibid 19, ay halos dinu-juice na siya dahil natatakot sa kanya dahil ayaw din nilang matransfer, Your Honor. Same way mga foreign nationals, drug lords, Your Honor, dinu-juice na siya, Your Honor. Lahat, kung anong sinabi niya, sumusunod sila. Yung lahat ng mga sumusuway ay malayo na pupuntahan, Your Honor. Building 14, Colonia, Your Honor. Ngayon, ganyang kalakas si JB Sebastian. Meron ka bang mga pangyaring nasaksihan na talagang nasaksihan ng dalawa mong mata na talagang nagpapatunay kung gaano kalakas itong si JB Sebastian kay Secretary De Lima? Marami akong basihan para masabi ko yan, Your Honor. Sabihin mo yung mga basihan mo. Na-invite niya si Secretary De Lima sa kanyang White House, Your Honor. Saan? Sa kanyang bungalow niya. Bungalow? Opo. Na for me, it's something abnormal, no? And I could see something, papasok si Secretary De Lima sa kubol ni Sebastian na dalawa lang sila, Your Honor. Hapon nyo, abuti ng mga 2 to 3 hours doon sa kubol niya, Your Honor. mga bodyguard si iniiwanan doon sa labas, Your Honor. Ah, nasa labas yung bodyguards? Opo, Your Honor. At ipinapangabaybang ni JB pagkalis si Secretary. Kasi mga bilisita rin ni JB ay mga big time. Oh, nakita niyo kung gaano ako kalakas kay Secretary De Lima. Ngayon, meron bang mga privileges ang mga inmates kung ikaw ay mabait na inmate? Yung mga, halimbawa, mga golf carts na ganyan, mga motorcycles. There's no such privilege, Your Honor. Ang tawag doon, Your Honor, ay mga malalakas sila kay De Lima, Your Honor. It's the first time, Your Honor, na nagkaroon mga golf carts, motor, nung panahon ni Secretary De Lima. Opa, paano masasabi na malakas ka kay De Lima pag ang pagbabasihan itong paggamit ng golf carts, mga motor, at saka scooter? Your Honor, sila ang mga malalakas magbigay ng pera kay JB Sebastian para kay Secretary De Lima. Wow. Very vocal siya lagi na support Secretary De Lima sa kanyang senatorial bid. Hindi na kasama si Secretary De Lima noong 2013. So, ibang topic ulit for the senatorial bid of Secretary De Lima for the May 2016 election. Bakit ko masabi, Your Honor, na malalakas sila at hindi sila ordinary at hindi lang direktor ang kapit nila? Yung isang inmate leader din, si Ampang Kulangko, Your Honor. Pag mapapasok ng beer yan, Your Honor, truck, Your Honor. Truck, Your Honor. Truck loads of beer, Your Honor. Sino si nagpasok niyang truck? Herbert Ampang Kulangko. At kung may concert siya, Your Honor, more than 300 guests na wala sa karpeta, Your Honor, samantala mga ordinary tao ay chicken panel pag wala sa karpeta. Oh, wala sa karpeta yan. Hindi pwede pumasok yan. Samantalang yung malakas magbigay kay Secretary De Lima na si Herbert Ampang Kulangko, kahit more than 300 guests, ordinaryong tao man o celebrities, dahil pugi daw yun, si Herbert Kulangko, maraming guests na mga artista, doon natutulog pa, Your Honor. At pag may concert, track loads of beer, Your Honor, ang ipinapasok niya, walang sumisita, mga gwardiya, nakatingin lang, Your Honor.
So anong saan mo ma, ma anong dahilan at nakapagpapasok si Colanco ng truckloads of beer nang hindi sinisita? Ito ba'y pinapayagan talaga sa Bucor? Balita ko noon, Your Honor, milyones ang ibinibigay ni Herbert Ampang Colanco kay Secretary de Lima. I think that's 2 to 3 million a month. Aside from, every concert niya, nagbibigay siya ng 1 million pesos a month kay Secretary de Lima, Your Honor. At ibinibigay naman niya kay Director Bugayo ay hindi ba babayatan ng 1 million a month, Your Honor? Kasi minsan nakausap ko yung si Herbert, magkaibigan kami noon, pag may party doon, in-invite niya ako, kwintuhan ko lagi, Your Honor. At marami pa, Your Honor, marami pa. Yung mga big time doon, Your Honor, para tayo nasa Wild West, hubad yung tao, may baril, lalakad-lakad sa kalsada, pag makita ng gwardya, uy, uwi ka na. Hindi sinisita, Your Honor, kasi big time yon. Nagbibigay weekly, monthly sa mga officers sa Bucor, Your Honor. Pati yung mga ordinaryng Bucor officials, Your Honor. Ang ibig mo sabihin, yung baril ay nakapagbit-bit yung mga high-profile inmates na yan? Maraming may baril doon, Your Honor, during time of Secretary de Lima. Na ang director noon ay si Director Pangilinan, ang Director Bucayo, Your Honor. Maraming may baril doon, Your Honor. Pag lumalakad sila, may mabarisit ng sukbit. Ito yung mga inmate. Yes, Your Honor. Ngayon, tingnan mo yung paragraph number 18 mo. Nang tanungin mo si JB Sebastian kung papaano niya nailipat o napalipat yung 19 na high-profile inmates sa NBI. Anong sabi niya nung pagkalipat, nung mapalipat niya itong mga high-profile inmates? Tinanong ko po siya, Your Honor. Sabi ko, ang galing mo. So, yung mga tinik sa sayo, yung mga sinasabi yung mga iyabang ay wala na rito. Ang galing mo, ha? Paano ginawa mo dyan? Iba tayo, sir. Sabi sa akin, iba tayo. Lahat ang gusto kong gawin ay magagawa ko. Untouchable ako, sir. Sir, ang pag-address niya sa akin. Dahil sinabi niya sa akin, malaki ang bigay niya kay Secretary de Lima. So lahat ng gusto niyang mangyari, hindi lang sa pansarili niya, kundi sa negosyo, ay kanyang gawin na suluhin ang negosyo ng drug-droga sa loob ng maximum security compound, Your Honor. Magkano yung binigay niya kay Secretary de Lima? 10 million ang binig 10 million pesos ang binigay niya pagka-transfer ng Bilibid 19, Your Honor. And after that, monthly 1 million pesos a month, Your Honor, ang binibigay niya. So gaano katagal itong mga ipinatapon nila sa NBI cells? Gaano ang itinagal ng Bilibid 19 na 'yon? Si JB Sebastian ay naging successful sa kanyang plan to centralize drug trade inside the maximum security compound for 8 months, Your Honor. December 2014 sila na transfer yung Bilibid 19, so naghari siya ng 8 months. 8 months, Your Honor. At during these 8 months na nasa Bilibid, yung Bilibid 19 and nasa NBI, ano ang kalakaran o transaksyon ng droga sa loob ng Bilibid? Na-maximize, Your Honor. Na-maximize niya yung trading, Your Honor. At na-maximize din niya ang mga Your Honor, yung pag-iistapan niya. Meaning, kukuha siya ng shabu sa mga Chinese suppliers, mga Chinese suppliers. At iniistapan niya, Your Honor, malaking pera, Your Honor. Mr. Secretary, mahaba pa ba tayo? Malapit na po. Anong kadahilanan at kinakailangan bigyan ng pera si Secretary de Lima noong mga panahong yun? Palagi, very bukas si JB Sebastian, Your Honor, na sinabi niya sa akin at sinabi rin niya sa mga
karamihang tao na alam yang makakapag na kaya yang gumawa ng pera from Shabu, Your Honor. Sinasabi niya na tulungan niyo ako, tulungan niyo na at tulungan natin si Secretary Dilima sa kanyang senatorial bid sa comes May 2016, Your Honor. Ngayon, anong dahilan at ikaw ay parang nakipagtulungan doon sa mga taong laban sa droga, sa illegal na droga? Your Honor, it is a call of conscience, Your Honor. And a call of service, Your Honor. Bilang chairman ng Kalasag, nagsiservisyo kami sa kampo naming inmates. No? Tinutulungan kami ng mga chief PNP sa Kamkra National Headquarters, Your Honor. So kami noon ay nagsiservisyo na. Now, inisip ko, Your Honor, I have to extend my sense of service, Your Honor, bilang dating police, bilang dating chief inspector ng Philippine National Police. Sa katunayan, Your Honor, pagkapanalo ni President Digong at pagka-install kay General Bato, mga officers from anti-narcotics agencies ay kumukontak sa akin, Your Honor. Dahil lalo na alam nila nasa loob ako, and lalo na palagi nababanggit ni President Duterte at saka ni Director General General Bato na may mga drug lords sa Bilibid. Sabi ko, it's now time. Ako ang masahan ng mga kabaro ko sa labas. So, ako nag-volunteer, Your Honor, para tumulong sa anti-drug campaign ni President Duterte, Your Honor. Mayroon bang pumilit, nagbayad, o pumilit at nanakot sa'yo para ikaw'y tumistigo sa hapong ito? Wala, Your Honor. May galit ka ba kay Secretary Dilima kaya ikay tumistigo? None, Your Honor. Ginawang ka ba ng masama ni Secretary Dilima kaya ikay tumitistigo? No, Your Honor. Ikay sinabi mong confidente ka ni JB. Ba't ka nagsalita ngayon? Confidente ka ni JB. Kaya nang sabi ko, Your Honor, gusto kong ilabas sa buong Pilipinas, malaman ng lahat ang pangit na sistema na ginawa na nangyari sa Bureau of Corrections, Your Honor, lalo sa Maximum Security Compound. Yung illegal ay ginawang legal, Your Honor. Yung Shabu ay naging legal sa pananaw nila. Pananaw ng marami. Minsan parang tatabing nila yung utak ko. Pero sabi ko, hindi po pwede. Sabi ko, malapit na akong lumaya. Sabi ko, dapat itiwid ko yung dapat tama at para mabawasan, para mapaganda yung sistema, Your Honor. Hindi yung illegal na sistema ginagawang legal na sistema sa loob ng Maximum, Your Honor. Nang umupo si Pangulong Duterte at nag-take over ang staff sa New Bilibid, I withdraw that question. Nang mulan 2011, nung bago pa lang, o 2010, nung bago pa lang si Secretary Dilima na naupo bilang Secretary of Justice, lumala ba o nabawasan ang transaksyon ng illegal na droga itong bandang huli ng kanyang mga 2012-2013 ng kanyang panunungkulo? Sir, 2004 na sa Maximum na ako, so na-observe ko lahat ang sitwasyon doon. Bago naging secretary, Lila Dilima, hindi ganon katalamak hanga ang droga sa loob at mga drug trading sa loob. Nung panakapanahon na niya, to be exact, ay pagpasok ng 2012, grabe na, Your Honor. Grabe.
No? Alam nyo, sa loob ng bilibid alone, sa loob ng bilibid, gusto kong iparating sa inyo na maraming napupuntang Ward 4, na pasyente sa Ward 4, at saka nakakaroon TB, dahil maraming shabu sa loob. So, tendency kasi ang mga priso doon, pag nakashabu, walang ginawa kundi hindi matulog. Eh, wala namang pagtripan doon. Kasi hindi gaya ng nasa labas, maraming pagtitripan. So, nangyayari, nakakasikit na tuloy sila, Your Honor. Totoo yan, Your Honor. Maraming nakaka-TB Ward 4. Yung Ward 4 na sinasabi, Your Honor, ay mga naging lukuloko, Your Honor. Dahil sa shabu doon sa loob. So, mga ilang beses ang inangat or increase ang illegal trade. Grabe, Your Honor. May mga kaibigan ako na ang na i-dispose lang nila ay may mga kalahating kilo buwan-buwan o 300 grams buwan-buwan. That was before 2011 at 2010 yun, 2009. Pagpasok ng 2012, ay malalakas na sila, Your Honor. Umubos ng 20 kilos, 30 kilos a month, Your Honor. So, talagang nag-ilan duble? Times 300? 200%? Your Honor. That's all, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. It's a matter of procedure. Please, before the good secretary ends his questioning to the witness, we would like to ask him to let the witness identify the affidavit as well as the signature found in the affidavit. Okay, I will will you please look at the copy of the affidavit? Your Honors, the affidavit is only a Xerox copy. Ngayon, where Xerox, is the original? We have the original. Mr. Magleo, pinakikita ko sa iyo ang isang affidavit nito. Original po ito, hindi lamang yung katulad ng hawak ninyo na Xerox copy. May we request, Mr. Chairman, that the original itself be already marked as an exhibit for purposes of comparison. Meron pa ba tayo? Comsec, please, please mark it as anong exhibit na ito. Okay. There was an exhibit earlier. Exhibit A. Pinakikita ko sa iyo ang affidavit na ito ni Rodolfo Magleo I. Tamayo na may apat na pahina. May mga pirma ang unang pahina sa left-hand margin at dun sa pang-apat na pahina ay mayroong pirma sa ibabaw ng iyong pangalang, Rodolfo Magleo Tamayo. Tingnan mo nga ang dokumentong ito at sabihin mo sa ating kalanggalang na membro ng ating committee kung ito nga yung affidavit na, pinirma affidavit na ginawa mo at pinirmahan mo. Diyan kaya sila po. And there you go. Ito nun, parehong-pareho ba ito? Ito nun lang pirma natin makapan. Your Honor, lahat ng mga signatures sa left side ng aking affidavit ay aking signature as well as yung signature ko sa ibabaw ng aking pangalan, Your Honor. Doon sa page 4, excuse me.
May I request, Mr. Chairman, that the identified signature as appearing on top of his printed name be marked as Exhibit A-1? I would like to request, Mr. Chair, that since we have only one original, may we request that the same be photocopied and that the markings be done in the Xerox copy? So please compare first the original with the copy. Comsec, please. Is it a faithful reproduction of the original? Mr. Chair, may I suggest? Now, we will only use one photocopy, and that photocopy would be marked as Exhibit A, and that would be the copy that would be distributed to the members of the committee as well as the members of the House of Representatives. The manifestation is well taken. Perhaps what we should do is let him sign in the presence of the committee para... The Xerox copy itself to be signed again para original na rin yan. Apo, we agree and we second the chair for that, Your Honor. So may I continue? In the lowest portion of page 4 of your affidavit, dun sa pinakababa ng iyong affidavit, page 4, ay mayroong pangalang Rihel A. Salvador at may pirma sa ibabaw nito. Alam mo ba kung sino yung taong yan? Kilala ko, Your Honor. Sino siya? Nasa aking kaliwa, nakakatabi ko, Your Honor. Yung pirma sa ibabaw ng pangalong yan, kaninong pirma yan? Kaninong pirma yun? Pirma ni Attorney Salvador, Your Honor. So that would be all, Mr. Chair, and may we request that the same, that the Xerox copy be the one used in connection with this investigation. Clarify ko lang yung mga and markings. Ano? This is Exhibit A ba to? A. A, and then the signature is... The signature of the witness appearing on page 4 be marked as Exhibit A-1, and the signature of the notary, the POW lawyer, as A-2. Attorney Salvador, do you confirm this to be your signature? Yes, Your Honor. The signature appearing on the notarial part of the document is my signature. Thank you for that. So, in order to preserve the integrity of the document, may we request also that page 2 and page 3 be marked as Exhibit A3 and A4 respectively.